Sino naninilip dyan, ha? Hindi naninilip po dyan, mga kaibigan. So, magandang tanghali po, mga kaibigan, mga kapatid, mga karuba. Ayan. Ako yung nagugutom. Gusto ko ng pagkain. Pagkain sana lang. Eto na. Diniliver na. So, magandang tanghali. Ngayon po ay Lunes. Ano bang petsang? Hindi basta ako tumitingin sa kalendaryo. Hindi ako tumitingin sa kalendaryo. At siyempre, bago dyan, nakakuha ba tayo ng chapstick? Ito ako tsara. Ay! Mayroong nilalang dito na nagpaparamdam mga YouTube. So yun po, mga kaibigan, papakita ko mga aking napakasarap na ulam ngayon tanghali. Ano bang petsa ngayon? Baka makalimutan ko yung petsa. February 12 taong 2024. Ayan po ang aking ulam. Ayan. Ayan ang aking ulam. At bago dyan, syempre kailangan ko munang hugasan ng aking paa. Kamay, tuhod, balikat, ulo. Uy, lakas ng hangin. Sarap kumain dito. Ano to? Patakot to, ah. Ayun. Siyempre, meron tayong... Ay, saan yung video? Diyan ka lang. Ganyan yung magandang view. Kunwari nasa gubat tayo. Kunwari maraming puno dyan sa likod. Ayan, may mga ibon na maingay. Ayan, ganyan. Kunwari lang. Shout out sa aking airport and ang aking paliparan. Siyempre, namumuti na yung mga balakubak. Namumuti na yung aking mga buhok sa ilong. At bago dyan, meron akong inihanda na mas masarap dito sa mga kakainin ko. Mas masarap. Ito yung ulam ng pangmasa na ulam. Gusto ko ng Lord, gusto ko ng sardine. Gusto ko ng sardine. Magkakatotoo kaya. Patingin niyo, mga kaya. Kung humiling ako ng sardine ngayon, ibibigay ba agad ng Panginoon ang hinihiling kong sardinas? Kung ang iyong Panginoon ay ibibigay agad-agad ang inyong mga kahilingan sa mga oras na ito, it's a miracle. Kung humiling kayo ngayon at hindi ibinigay, it means you need to wait. I need some miracle. Lord, I want sardine. Sardine. Dahil mapagmahal ang ating Panginoon, He is the provider. Mayroon tayong sardine. Ano ba yung Panginoon ko pa nagsabi ako binibigay agad? Siyempre, instant. Instant na. At sana mabubuksan ko to ng... Ay, that shit. Tama ba?
Yan. Minsan kasi pag nagbubukas ako ng mga dilata, palpak. Kaya yung eksena, napubutol. Yeah, nadi-distract dahil sa hindi magandang ano, preparasyon. Yeah. Yun, shoutout kay Bunso. Ayan, ang aking nag-iisang Bunso. Ayan. At siyempre ang nag-iisa kong prinsesa. Shoutout sa inyong mga anak. Ayan. Si Commander-in-Chief. Commander-in-Chief Justice. Ayan. Kolobs. Mrs. Kolobs. Speaking of sardina, ito pa yung brand. Gwapo to sa ano, sa sangpong gawa to. Basta sa earth. Gawa sa earth. Saka baga yari, pre. Saan mo ginawa to? Pre Malaysian Ayam Sardine SG Singapore. Ayan. So Singapore. So mga kaibigan, ito po yung laman ng ating dilata. Nakikinig naman. Tatlong dila lang. Picturan muna natin. Pang thumbnail. Smile. Kita mo yung brand. Kailangan natin ng music. Diba? Mampasarap daw kumain ng music. Bakit? Ano ba ang lasa ng music? Para ganahan tayong kumain. So, shout out sa aking nanay. Yan. Ang aking mother dear. Mother dear. Alright ka? Yeah, alright ka. Nay. Ganda. Kumain ka dyan ng pagkain na gusto mo. Wala na music. Gutom na ako eh. Siyempre may pechay. Yung pechay yun yung katandem ng sardinas pag giniisa. Na may talong. 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 Long ta. Yung nagluluto kanina, nakapustis eh. Habang nagluluto siya, nalaglag ng pustiso. Sa kawali, pinulot niya. Ang kagandahan nun, nuwasan naman niya. Tapos binalik. At least malinis. Ha? May nilalang na dumaan. Kita ba? Ito pa yung agahan, tanghalian, at siyempre kasama na yung ano dito, dinner. Eh, putulin ko muna at mag-shout out tayo. Bye! Bye na!
Ay, hindi doon na pala. Ayan ako yung nagbabalik mga kaibigan. At syempre ang ating ulam, sardinas. Yan, inulit ko ulit niya. Ang sarap. Meron pong mga nilalang na dadaan. Yan. Nakaldaan na sila. May mga nilalang din dito ng naglalakad-lakad. Hindi nyo nakikita. Pero nakikita ko. Tumambay dito. Masarap tumambay dito pag meron kang pagkain. Pag tumambay ka dito walang pagkain, hindi maganda. Natural. May mga langgam-langgam pa dito eh. At siyempre kung may pagkain, huwag kakalimutan yung inumin. Siyempre kailangan natin hugasan yung ating inumin. Dali lang, babasa ko na. Wala kasi akong tripod. Baka yung mga mananood dyan, mag-donate naman kayo ng tripod. Tripod, yung... Kahit yung tripod na gawa sa, ano, kawayan, tatanggapin ko po yan. Tatanggapin ko po ng buong puso. Yan. Ah! Speaking of drinks, meron tayong Bay Ice. Uy, mayroon dito ng ano ah. Kulibangbang. Ano yung kulibangbang? Kulibangbang yung nalipat-lipat dyan na may pagpa na dalawa. Yun, mag-shout out tayo. Shout out kay Brother Merlito Kulubong. Kay Brother Romeo. Brother Sandy. Kay Brother Bobby. Siyempre kay Brother... Brother, yun, ang aking pinsan dito sa Singapore. Kay Brother Joel, Corpus, Dagwapito. Cheers, brother! Ang tayo. Hindi matun. Kasi nung nakaraan, nakasalubong mo sila dyan sa daan. Kasama ang kanyang may bahay. Si ating Merlin. Shout out sa inyo mga ating mga kuya. Ang ulam po natin ngayon ay sardinas, mga gulay-gulay yan. Hindi puro karne. Walang karne dito. Karne ng yan, pusit. Yan. Karne ng kalabasa. Karne ng talong. Karne ng pechay. At isang bandihadong kanin. Joke lang. <Ito. coughs>
Siyempre, shout out din kay brother Idol, Kulobs TV. Kulobs TV, eh. Yung napapanood yung mga kaibigan, yung nagsasalita na yan na hindi kapugihan, pero ubod ng guwapo. O ang kukontra, ha? Ang kukontra, may parusa. Alam nyo na yan. Hate speech. Pag hate speech. Alam nyo na mangyayari. Hindi niya na ako makikita. Kaya maging ano lang, maging friendly, maging maging polite. Polite. Magkaroon ng respect. Kahit na pangit-pangit na yun napapanood, pero pagandahin nyo pa rin yung komento, di ba? Para gumanda. Mawal ang lait. Ang lait, taong nang lalait, napupunta sa langit. Oh. Kasi, parang nalalait ka. Hindi napapahabain ang buhay ng Panginoon, ng buhay mo. Tandaan mo yan. Parang busog na ako, ah. Pagkain ko, pagkain to ng ano yun, tatlong beses. Ano ba? Agahan, tanghalian, hapunan, ayan. 7 minutes na, nandito pa lang ako, ha. So handa-handa nyo na yung mga popcorn nyo dyan, abutin tayo dito ng ano, madaling araw. Kakakain lang. May sabaw ng salita. Kumain po kayo ng gulay para humaba po ang iyong kilay at po sa ilong. Kala niyo buhay, humaba po ang inyong kilay, buhok sa ilong. Lumang ano na yung kasabihan nyo. Kumain ka ng gulay, umabo ang buhay. No. I don't believe. Kasi pag kumakain ako ng gulay, umahaba yung mga gilay ko. Yung mga buhok ko sa ilong. Uy, mayroong ano. Dila lang dun sa likod. Nung nakaraan nagmukbang ako dito, may nagkakandu. Pero malayo sila na sa dulo. Sa dulo ng walang hanggan. Ayun. Hindi kayo, ha? Tatantanan ni Kulobs TV. Ayun o, kinangita yung dalawang ulo nila. Tingnan nyo mga kaya kung magsusubukan nyo mga yun, ha? Tsumbong natin. Patuloy po natin. May lumataas kasi yung lugar nyo, eh. Anyway, sorry. Busog na ako. Naglalaglaga na yung mga salad. Ayun, o. Libre po salad dito, mga kaibigan. Sarap yung salad. Meron po dito puno ng akasya. Akasya. So pag tanghali ni malilim dito, ah. Ano pang maaraw? At least na natatakpan yung bumbunan, no. Hindi maarawan, ya, hindi mainit. So 20 minutes ago, ang bilis ng oras ay, no. 10:20 na.
So patuloy ko muna rito ha. Huwag kang alis. Kundi may awal ka sa akin. Bye. Ang ganda naman ni Direk. Meron na naglalampungan sa likod. May nagtutukaan na. Pansinin niyo. Maglalapit yung dalang ulo niya. Iyon na. Tingnan niyo. Tingnan niyo lang. Eh brother, huwag ko muna umakyat dun sa taas. May ano dun. Nakahiyaan yata. Yun ang. Oh, lumapit na yung ola sa ola. Brother, doon ka sa kaliwa. Ay, kanan pala. Sabay itong ano na ito eh. Hindi naman ito nyo. Ayan o. Oh, nung istorbo pa. Anak ng kalbo. Panot na. Sabi! Kita sa video ko eh. Ayan na. Yan, tuturo ko yung ulo ng dalawa. Ayan. Ayun. Oh, yun. Nagdikit na. Matay tayo dyan. Humayo kayo magpakarami. Saan nagpupunta ko? Napakaswerte. Kung ano yun? Live show. Nung nakaraan napunta ko dito. Pero, swerte yata itong taong nato. 2024. Ito lang holiday. Malamang hindi holiday sa Pinas mo. So only Singapore na. Pag holiday kasi ang linggo dito. Ang Lunes, nagiging holiday. Kaya kung nagkataon na holiday ang Lunes, ang linggo tsaka Lunes. So yun, Happy New Year, Gong Se Pa Chai, Gong He Pa Choy, Xin Yen Kuala, anumang salita yun ngayon. Ang diwa po ng bagong taon, ito yung, hindi lang po ito yung panahon ng pagbibigayan. Ito po yung panahon para ipakita niyo sa mga sarili ninyo. Isipin ninyo yung mga nagawa ninyo, yung mga gagawin ninyo pa, ha? Yung mga oras na to. Yung diwa po ng pagmamahala, nandiyan na yan. Yung diwa ng pagbibigayan, kasama na dyan.
Siyempre, yung mga araw na to, mga, ito pa yung araw ng mga kainan. Siya, nga kumakain ka ng mga, hindi lang, speaking of pagkain, hindi basta-basta ang pagkain. Hindi lahat ng pagkain ay pinapasok nyo sa katawan. Piliin ninyo yung mga gulay. Ay, natatakbuhan na sila pa. Di ba? May patalastas sa likod. Kala nila hindi natin nakikita. Pero kitang kita natin. Akala nila nakatalikod ako. Pero merong camera na nakatingin sa kanila. Woo! Nahimik sila. Oh my goodness. Pag tumingin ako sa likod, madidistract sila. Kaya, tumitingin lang ako dito sa camera. Buti na lang ibang lahi. Sa mga kababayan, anong gagawin niya? Okay lang kung mag-asawa kayo. Pero kung mag-asawa, hindi naman ginagawa ng mag-asawa yan sa parke. Ha? Yan wala na mga loko-loko lang. Loko-loko. Yun, 30 minutos na tayo dito mga kaibigan, ha? Tinubuan na ako ng ugat sa puwet. Hindi pa tayo tapos kumain. At siyempre, speaking of pagkain, ito pala yung first part. Unang parte ng ating kainan. Kung si Patsay, kailangan ang tiyan ay mabusog. Busog ng sustansya. Busog na, dapat binubusog nyo ng nutrisyon yung iyong mga katawan. At siyempre, hindi lang yung katawan ninyo, kailangan din yung buhusan, paglaanan ng panahon. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, kung ano yung mga pinapasok ngayon sa katawan ninyo, yan po yung laman ng inyong mga kaisipan. So ang number one po, nabigyan nyo ng pansin kung ano po yung pinapasok ninyo sa inyong mga kaisipan. Kailangan yung sustansya nagmumula sa kaisipan. Kailangan yung mga kakainin, yung mga iinumin, kailangan masustansya. Hindi basta inom na inom, bili ng bili. Isipin din ninyo yung mga binibili ninyong inumin pagkain. Kain muna ako para makalimutan ko na sabihin ko. Pag nakalimutan ko na, yan na yung content ko. Dapat pinag-iisipan ninyo yung bang iinumin ko makakabuti ba sa aking bituka. Yung bang iinumin ko yung makakabuti sa aking dugo. Nutrition is not about the solid food that you intake. Nutrition is about the nutrients that you give to your body. Oh, masarap ang gulay. Masustansya ang prutas. Ang tanong, kumakain ka ba nito? Tahimik ka ngayon. Kumain ka. Alam ko yung ulam mo tuyo. Hindi masama yung tuyo, na pagkain. Ang masama diyan, maalat 'yan.
at huwag mong ugaliin araw-araw na kumain ka ng tuyo. Hmm? Oo, masama yan. Ah, direct. Okay na, direct. Okay. Camera, action. Woo! Cheers! May labbit dun sa likod. Ah, my goodness. Nagdidilim ng aking paningin, mga kaibigan. Speaking of cloudy day, ngayon po ay cloudy. Si Cloudy. Di ba artista yan? Si Cloudy. Cloudy Barreto. Cloudy Barreto pala yan. Bakit madilim? Ayan. Mawari pa kayo. Sa iyo po aking bali, sa labas, sa baba. Si Jabba, Japanese. Hindi ko pa naubos, ayan, meron pang isa. So meron pa isang talong. At dyan po nagtatapos ang unang yugto ng ating mukbang. Uy, wag kang aalis, buruha ka. Ito ka. Hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong dessert. Ito yung sinasabi ko sa iyo na pagkain na dapat inyong kainin. Hindi puro yung prito-prito, ano yung di mantika, maalat. Wala pong masama dyan. Walang masama sa pagkain na yan. Ang masama yung inaaraw-araw mo. Alam ko, galing din ako sa ganyang kasasaan, kalagayan, ng mga panahon ko na walang-wala talaga kami. Nangulam din kami ng tuyo. Ang masama, nasobrahan, karoon ng bato. So kayo, ingatan nyo yung mga sarili nyo, hindi porke na tuyo na yung ulam, mahirap na, no. You need to. Think also na masarap na yung ano, yung gulay eh. Ang masama doon yung nilagyan mo ng bagoong pinakbet. Oh, Ilocano ako eh, masarap yung pakbet. May mga gulay-gulay dyan, may mga sibuyas, bawang, paminta, ampalaya, kalabasa, talong, okra, sili, ano pa, nilagyan mo ng bagnet. Diba? Minsan iibag na huwag ng patis. Okay na yung patis. Pero yung bagoong. O masarap yung bagoong. Pero, may epekto yun sa iyong matawa. Oh, masarap yan. Masarap yung bagoong. Kapag tama lang yung amount na kakainin mo. Hindi yung nagsawsaw ka na sa bagoong tapos hihigupin mo pa. Jesus Christ. Maawa ka sa kidney mo. Ha? Maawa ka sa kidney mo. Kidney. Ano yung kidney? Kidney beans. Ano nga? Kidney. Kidney. So alagaan niyo yung mga kidney niyo, yung mga puso ninyo, kung ano yung mga pinapasok niyo dyan, sila yung nagre-receive, sila yung tumatanggap. Parang nangingito lang, tumitin talaga. Wala kayo matututunan dito sa mga vlog ko eh. Wala kayo matutunan dito. Nagsasayang lang kayo ng oras. Kung ako sa inyo, kumain na lang kayo ng mga ganitong prutas. Tulad na ito, guava. Nilagyan ng powder. Sabi ko, konti lang. Binuhusan ng dami. Ayun, ito naman.
ano yan? Uling araw na ng istorm mo, mamimigay mo na lahat? Diyos ko, Lord. Sarap. Guava. Siyempre, meron din tayong dragon. So, speaking of dragon, dragon, year of the dragon na yun. Kumain ka ng mga dragon. Dragon fruit. Speaking of dragon, ayan, sa mga Year of the Dragon dyan, shout out po sa inyo lahat. Ah. Ayun kayo nito, mura lang ito eh. Masyado ko nagditipid. Mas masarap ito kaysa tuyo. Bumili ka na ito, mura lang ito, $1 lang ito. Kung makakabili ka ng isang piraso, yung more or less 3 for 10, so 350. Yung malalaki na yun ha, dragon po. Kasi hindi naman araw-araw. At least once, once a year. Masyadong matagal na yun. Once a week. Ang recommended mo dapat everyday. Bakit? You need fiber. Kinain nyo to, hindi naman to yung papasok dun sa mga muscle ninyo eh. Kinain nyo lang yan para merong kayong fiber. Alam mo yung fiber? Fiber yung may mga internet dyan. Diba nilalagay dun sa mga ano, mayroong fiber. Fiber optic, yung internet ninyo. Ano ba yan? Wireless ba yan? O yung may wire? Sinasabi kong fiber yan. Meron pong nadaanan nila lang. Pag kinain nyo yan, papasok sa katawan ninyo yung fiber. Yun po yung tulay. Para pag kumain kayo ng mga iba't ibang pagkain, hindi po yan mahihirapan lumabas sa inyong mga bituka, mula sa inyong bunganga, papunta sa inyong mga bituka at lalabas sa inyong palikuran. Saan ka ba maglalabas ng samang loob? Di ba sa palikuran? Alam ka naman dun sa harap ng bahay ninyo. Unless naman dala kang arenola, dun ka sa harap. Kaya nga sinabing palikuran. Hindi ka ng likod. Kumalabas ang inyong mga dumi sa inyong mga likod. Sa likod. Sa likod ng inyong bahay. CR mo na sa harap ng bahay. Pagbukas mo ng gate. Ay, CR na. So, speaking of palikuran. Pumelo naman tayo ngayon mga kaibigan. Ayan, 30 minutos na pong nakakalibas. Nandito pa rin tayo sa tambayan. Walang ginawa kundi kumain.
ang sarap. Ang pait pala. Kumain kayo ng mga prutas. At anong prutas yan? Saging man. Avocado. Sa probinsya, mga available na mga prutas. Saging. Sa likod ng bahay, meron yung saging. Nakatam. Masarap yun yung nilalaga nyo. Ayun yung pinakamasarap na saging. Bye muna ba? Ako'y nagbabalik mga kaibigan. So happy new year kung si Pasay, ayan, kung si Patsoy. So yung mga panahon na to is ito po yung panahon para bigyan natin ng sustansya yung ating mga kaisipan, ng ating mga katawan. Siyempre yung sustansya ng ating mga, siyempre meron din naman yung wallet. Huwag nyo nga kalimutan yan. Kalimutan nyo nila, huwag nyo nang kalimutang punuin ang inyong mga wallet. Kasi, ha? Pag wala nang laman yung wallet ninyo, anong gagawin ninyo? Mahalay ko sa iyo. Pag wala nang laman, punuin. Refill. Ito na. Ano to? Ang mga kahulan nito, may premyo. Meron kayong premyo, ha? Tig 1,000. Sa taong 2050. Lapit na. Comment na. Kita-kita tayo sa 2050. Yung sagot ninyo, yung babalikan ko sa inyo. Promise. 2050. Yung sagot ninyo, kung mahulaan nyo itong protest na to, meron kayong awards. Rewards. Tutal lang dyan naman yung pangalan mo. Tutuntunin kita. 50 years na ang nakalipas. Simula ngayon. Yun. Kain po tayo ng pakuan. Lasang mangga. Eh, mangga pala to. Kaya mo tayo ng mangga. Manila lang na paparating. Kailangan nang ubusin natin to. Sa ganawa. Ikaw huwag kayong bibili ng pagkain, hindi nyo maubos ang utang na loob. Ayan. Kumain lang kayo ng, bumili lang kayo ng pagkain na kaya ninyong ubusin. Hindi nyo naubos, tabi nyo muna. Lagay nyo sa rep. Sa rep. Rep. Di ba yung prutas? Pag nahinog na siya. Rep, di ba? Nilagay sa rep. Rep pala. So speaking of
Grip. 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 So alauna 16 ng tanghali. Tanghali pa lang. Na panghapon. After 3, yun yung hapon na yun. After 6. Gabi na. Ito yung mga music na non-copyright. Nagmula po yan sa ating audio library. So lahat po ng mga music dyan sa audio library, libre po yan para gamitin nyo sa inyong mga vlog, pang background, pang cinematic effect, music. Mas maganda pag may music, mas inspiring, mas magandang panoorin, nakaka-inspire. So lagyan nyo ng music from na audio library. Kain-kain lang, chill-chill lang. Huwag kang seryoso sa buhay. Ang magiging seryoso sa buhay, napupunta sa, alam mo na, kung may palikuran, merong palibingan. So lahat ng ginagawa nyo sa buhay, kaya maging seryoso. Dapat nang gawin ko eh. Namdamin ninyo. Yung mga oras na mga ganito. Kumbaga, sulitin ninyo yung mga oras na to na masaya kayo. Hindi masaya kayo. Magbawang kayo ng saya. Kasi, sa ayaw at gusto ninyo, ako na ang nagsasabi. Dumaan din sa mga ganyang bangay. Darating din yung mga oras ng kalungkutan. So kung meron kayong baong kasiyahan pagdating ng kalungkutan, hindi kayo mabibigla. Kasi may baong kang saya. Tara nga, kung wala kang pira. Kung may baong kang pira, bumili ka ng pagkain, hindi ka magugutom. Parang ganon. I-apply nyo sa yung mga other parte ng inyong buhay, other brands, ano ba yan, other paano bang ano bang term yun? Nakalimutan ko, ang lalim mo, hindi ko mahukay. Ayun, i-apply nyo sa other faculty ng iyong mga buhay. Sa mga nanonood dyan, maraming salamat po sa inyong panonood. Kumain din kayo ng mga prutas. Ito. Kumain ka ng prutas ngayon. Yun yung baon mo sa kaharapin mo sa buhay. Kung magiging masustansya, magiging malusog ang iyong mga kaisipan, ang iyong katawan,
you are equal to anything. Hindi mahala kung ano yung mga meron ka sa buhay. Hindi mahalaga kung ano yung mga mamahaling bagay ka na meron sa buhay. Hindi mahalaga kung ano yung mga bagay na wala ka sa buhay. Ang mahalaga ay kung yung buhay mo ngayon. Pinapahalagahan mo ba yan? Dapat pinapahalagahan mo. You guard the window of your mind. Saan mo yung kanan? The window of your mind. Yan lang yan. You guard the window of your mind. In the door of your mind as well. Kung ano yung pumapasok dyan sa mga kaisipan ninyo, sa pintuan ng inyong kaisipan, yan din yung lalabas sa inyong mga physical na katawan. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Happy New Year. The best gift that you can give to yourself, to your family, to your loved ones, and to the whole world is a healthy you. Love you all. Cheers. Bye. See you again next time. Love you all.